makakasama natin in just a few seconds, no, ang ating isang suki pa rin dahil baka hindi pa po ninyo na babalitaan, breaking news kanina, on hold for the meantime po ang investment deal between ABS-CBN and TV5. Kaya't makakausap po natin si Representative Edsel Lagman at nang malaman natin kung ano nga po ba ang kanyang pananaw ukol dito sa magkakaroon kasi ng congressional hearing on this, ano ha. Si Representative Edsel ay nasa linya na po natin ngayon via Zoom. Congressman Edsel, magandang hapon po. Magandang hapon na Peter at Rica. Magandang hapon, Congressman. Salamat po ulit for joining the program. Very good to see you, sir. Medyo matagal-tagal na rin, ano? So, Congressman, ang pinanggagalingan nito para malang maunawaan nung ating mga taga-pakinig at taga-panood, ano po, meron nga pong nagkapirmahan ng investment contract ang ABS-CBN at TV5 na bibilin ng o magi-invest ng mga 35% ng shares ng MediaQuest ang ABS-CBN. Ang MediaQuest naman ang siyang nagmay-ari ng TV5. Now, dahil po biglang may mga nagsabi na we should look into this first. At ngayon nga po ay mukhang magkakaroon na naman ng hearing sa Kongreso. Do you consider this just another business deal, or is it really more than that, and therefore again the Congress of the Republic of the Philippines will have to look into it? Well, from all indications, ito ay simpleng investment agreement. Nag-invest ang ABS-CBN sa TV5 to the tune of $2.61 billion for 34.99% of TV5's voting stocks. Mm-hmm. At meron pa rin na additional na $1.84 billion in convertible notes. Pero ito ay pwedeng i-convert after 8 years lamang, subject to approvals. And kung ito ay mangyayari, this will increase the share of ABS-CBN to 49.92%, pero kulang pa rin sa absolute controlling majority. At ito ang nakikita natin from the announcement ng dalawang parties, ng TV5 and ABS-CBN. Ngunit marami nagkasabi, ito raw ay merger ng dalawang kumpanya. At pagtitignan mo naman, ito talaga ay hindi merger dun sa definition ng Philippine Competition Act. Sapagkat hindi naman nagsama yung dalawa. After this investment, yung ABS-CBN and TV5 will remain as independent and separate juridical entities. Mm. Kaya walang merger. Kahit na kanina, pagsimula ng inquiry ng mababang kapulungan, ang sabi ni Commissioner Bernabe ng Philippine Competition Commission, check, ito ay walang merger. Mm-hmm. Kaya ang pag-uusapan, ito ba ay acquisition? Mm-hmm. Ito naman acquisition ay na-define sa Philippine Competition Act. Nang acquisition ay yung pagbili mo ng mga securities in stock sa isang kumpanya in order to control company. Eh dito naman wala naman talagang intention to control ang ABS-CBN over sa TV5. Mm-hmm. Kaya ito ang titingnan ng Philippine Competition Commission kung talaga merong balak na control. Talaga ko from the announcements ng dalawang parties ay talagang hindi naman binabalak ng ABS-CBN to control TV5. At hindi naman pumapayag ang TV5 na makontrol
ng ABS-CBN. Opo, opo. I guess ang pinagmumulan po nito is, again, back to the original issue of a franchise is involved. Edi ang ibig sabihin nun, parang ang sinasabi ng iba, you're going through the back door. But this is yung, when you talk about 35%, it definitely is, it's not, like you said, a takeover of an existing broadcast network. Tama po ba? Tama yan. At isa pa, wala naman violation ng franchise ng TV5 sapagkat itong agreement ay hindi naman sale, lease, transfer, or grant ng usufruct or assignment ng TV5's franchise to ABS-CBN. Kaya wala itong issue sa violation ng franchise. Mm-hmm. At ang isa pa dito, kailangan tingnan natin yung positive aspect nito. This will level the playing field. Sapagkat sa ngayon, yung pagkatapos na walaan ang ABS-CBN ng prangkesa, ito ay hindi na naging major player in the industry. At yung TV5 naman ay hindi pa na-attain ang major player status. Sa kaya sa ngayon, ang dominant broadcaster dito sa industry ay yung DME7. Opo. Pero yung pag-invest ng ABS-CBN sa Channel 5, ito ay will enhance competition. At merong magandang pagko-compete for viewership and revenues. At palagay ko ang competition will also improve the content, the programming, the commentaries, and news accounts ng TV industry. Kaya marami ang nagsasabi sa mga consumer groups na ito ay welcome development at mamawala ang monopoly. Yun din po sana yung ililid ko na question, Congressman Lagman, ano po, yung pinangangalagaan ng Philippine Competition Commission na magkaroon ng healthy competition as what we're calling it. Pero dahil ngayon, isang network lamang ang may hawak ng majority na itong mga stakeholders nga po natin at ng audience, hindi po yan na-ensure, hindi po yan nabibigay. Hindi po ba dapat mandato ito na kailangan din tignan ng PCC na kapag nagkaroon ng ganitong klase ng usapin, we're talking about just a business deal between two companies, pwede po nilang silipin yan at aralin bago pa po magkaroon ng say ang NTC or other government agencies? Well, ako naman, kahit na ito ay hindi subject to the compulsory notification and approval ng Philippine Competition Commission sapagkat under the Bayanihan 2, Hilas 1 or Bayanihan 2, tinaas yung threshold ng coverage. Ang yung mga transaction na hindi naaabot sa 50 billion 50, ay exempted na from compulsory notification and approval ng PCC. Ito, hindi umabot sa ganun na mas mayroong mababa naman. Talaga naman ang yung total nito is only 4.45 billion. Kaya malayo doon sa threshold na 50 billion. Pero hindi ko sinasabi na huwag pakialaman ng PCC. Tingnan nila. At palagay ko naman, pag tinignan ito, most probably on a compulsory review, kahit na ito ay hindi merger, hindi ito acquisition, baka naman pwede nilang tingnan. At palagay ko, makikita nila na ito ay talagang a fair investment which will result to a better competition in the industry. At ang beneficiaries nito ay ang taong bayan who can get better content, better shows, and better commentaries. At ito pa, Peter at Rica, gusto kong i-emphasize, kung ang isang kumpanya na walang prangkesa kaparis ng ABS-CBN will create and produce content. At isa naman na kumpanya na merong prangkesa will exhibit or broadcast the said
contents. Ano bang masama diyan? Mm-hmm. Walang masama diyan, mm-hmm. di ba? Para ba ito hinahambing natin sa relasyon sa movie industry? Yung producer creates the film at yung cinemas will exhibit the film to the public. Mm-hmm. Hindi pa ganun lang yan. Opo. Effectively nga po. Okay. Oo. Parang ano po yan, yung natawag na K-pop, hindi ho ba? Hit na hit yung K-pop and therefore, sila ang content provider na ini-ere naman, hindi lang dito sa mga network sa Pilipinas, kundi marami pang network sa buong mundo. Opo. Buong mundo. Mm-mm. So, what's wrong with that? Ayun nga po. Kaya nga ang tanong, bakit naghihiring po ay ang House Panels on Trade and Industry at saka Legislative Franchises, no? Pero nung nagba-block time po, ang block time ang usapan, nagkaroon na rin ng pagkontra na dapat imbestigahan yan, bakit nagba-block time yan. Ngayon po, nag-i-invest ng minority stake pa nga, kailangan na namang imbestigahan. And which brings me to, you were quoted as saying, Congressman Edsel, na itong nangyayari na ito, and I quote, may result in derogation of press freedom and free speech. I mean, medyo malayo-layo na yata yun, pero kayo na po magpaliwanag. Well, alam mo, pag ang authorities kapalis ng Kongreso ay mag-iimbestiga sa isang kontrata, ay meron talagang tendency na posibleng kapalis ng mga tungkol sa media outlets, ay talaga meron tendency na posibleng matrample upon, magipit ang freedom of expression and freedom of the press. Kaya sinasabi ko, wag naman mangyari ito. Mm-hmm. Palagay mo, mag-imbestiga ang Committee on Franchises, Franchises and Committee on Trade and Industry, pero kailangan sila ay talagang so careful and cautious na wag naman mag-overstep sa sinasabing inquiry in lead of legislation. Sapagkat kailangan natin pag-ingatan ang proteksyon sa ating freedom of the press and freedom of expression na sinasabi ko, ito ang mga bedrock ng democratic government, ng democratic institutions. Huwag na natin sirain ito. Mm-hmm. Congressman, kung titingnan po natin, ang pakay po sana ay maging content provider ang ABS-CBN. Makapagbigay ng mga programa na mailalabas sa TV5. Kung dito lang po natin pagbabasehan, bakit din po ba nagkaroon ng order ang NTC na limitahan din kung gaano kadami sa airtime ng isang estasyon ang pwede na mabili o magamit ng isang content provider? Hindi po ba ito ay pagkakaroon ng limit sa isang freedom ng media? Ay, palagay ko tama kayo, Rica. At kung pupunta natin yung sa kanilang bagong memorandum order na gusto nila i-submit ng TV5 ang sa kanilang agreement for the approval ng NTC at i-submit din yung mga clearances. At sabi ng NTC, bawal magkontrata ang isang franchisee sa isang kumpanya na mayroong mga pending obligations, outstanding obligations sa gobyerno. Mm-hmm. Ano naman ito? Mm-hmm. Ito ay talagang pagsupil ng ating tinatawag na freedom to contract, which is enshrined in the Constitution. Mm-hmm. Pag ang isang kontrata ay hindi pinagbabawal ng batas, hindi salungat sa morals and customs, good customs and public policy, yan ay pwedeng mag-enter ang parties to a contract. This mm-hmm. is a constitutional right. At itong ginawa ng NTC ay even usurpation
of legislative prerogative sapagkat nag-impose sila ng bagong restriction sa franchising kapares ng TV5 na wala naman sa prangkesa ng TV5. So, wala sa franchise niyan. Sinasabi nilang cannot contract with another party was outstanding obligations. Wala naman na batas sa Pilipinas o ordinance na pinagbabawal ang isang party na mayroong obligasyon sa gobyerno na magkontrata. Yeah. Wala naman ng ganun. Opo. Just so ito, yeah, over exercise of power. At para lang po maunawaan lalo, no, ang simpleng ehemplo po kasi nung sinasabi nila na hindi mo pwedeng bilhin ng isang network tapos gamitin mo yung prangkisa na binigay dun sa original owner sa mga nag-o-operate ng radio stations. At marami na po ito, no? Kasi radio station hindi naman kasing mahal ng TV yan. Tama po yun, di ho ba, na hindi mo basta, pag binenta mo yung radio station mo, hindi ibig sabihin okay na gamitin mo yung prangkisa ng original owner. Kailangan dumaan ka pa rin sa Kongreso. Is that a fair assessment, Congressman? Kung meron kang prangkisa, yung franchise na yon na granted by Congress at ibinenta mo sa iba, kailangan pupunta ka sa Kongreso para maaproban, mabigyan ng go signal yung pagbebenta mo. Otherwise, opo, bawal yon. Tama. Kung halimbawa lang, I don't know this for a fact, kung pareho yung kumpanya, yung buyer at seller or investor at saka yung kumpanya, nasa market, ano po, sa nasa stock market, pwede rin namang bilin mo na lang yung mga shares sa stock market, di po ba? Or, if it's a minority we're talking about, then it can be a negotiated sale. So that is correct, Peter. Mm-mm. Kaya nga po, so in this particular case, sabi ng InfraWatch PH, just to underline po yung mga pinag-uusapan natin, it does not require Congress's approval as it, quote, does not involve the sale of controlling shares of TV5 to another entity, end of quote. This is what you said earlier also, Congressman. So why then should there be a hearing? Not that they can't have a hearing, pero at the very least, this is a continuation of what happened during the previous administration. Well, hindi ko naman pinagbabawalan ang dalawang committee to conduct the inquiry. Sapagkat na iyong naman na karapatan naman ng mababang kapulungan, yung mga iba nito, na mag-investigate in aid of legislation. Ang sabi ko lamang, huwag naman abusuhin ang karapatan na yan at the expense of press freedom and the freedom of expression. At huwag na natin ulitin yung nangyari na noon, na sapagkat ang sabi ng presidente noon na huwag i-renew ang franchise ng ABCBN yung lahat ng mga aliado niya sa Kongreso. Amen, Mr. President. And I think you've said it all. Thank you very much for Congressman Edsel, and we hope that somehow, no, somewhere along the way, makita na po talaga yung what the real state is of the so-called franchise issue with ABS-CBN and now with the investment in TV5. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Congressman. Salamat po. All right. Maraming salamat si Representative Edsel Lagman, 1st District of Albay.